niya po, no? Tinanggal ko na yung mga buntot. Ayan. Wala na mga buntot yun yung ating tulingan. Kasi kapag nagpalinis ka sa palengke, hindi nila tinatanggal ito. Linislice lang nila, linilinis. Nasanayan ko pong magtanggal ng ganito kasi noon, sabi nila, hindi raw maganda yan, keso kital-kital. Pero yung iba naman, di naniniwala kasi daw sila hindi naman nagtatanggal ng ganito. Siyempre, kung ano po yung nasanayan mo, nakasanayan mo, yun din ang gagawin mo. Kaya, wala na pong mawawala, di naman makain ito. Tinatanggal ko na rin. Yan po, ito nga ang gagamitin. Magluluto tayo ngayon ng tulingan sa gata with kamyas. Gagawin po natin sardinas yan at sasagugan natin ng gata at saka kamyas. Kaya sinabi ko sardinas, palalambutin po natin siya sa ating pressure cooker. May nag-request po sa akin, mamaya babanggitin ko ang pangalan mo. Sabi niya sa akin, tulingan daw, sabi niya, sardines. Para daw makita niya kung paano gagawang sardinas na tulingan. Ngayon, ito po, gagamit na lang ako ng dry na sealing kasi wala, na, ayan, na-dry na po siya. Binilag ko na lang kaysa masira. Ito po yung aking pickles na kamyas. Kailan pa po sa Pinas yan, ay binabad ko sa tubig at asin, ginawa kong pickle para hindi masira. Ayan, asin. Ito po ang aking gagamitin yung coconut milk powder mix. 300 grams po siya, lalagyan ko lang na 150 grams. Ayan. Slice ko po muna itong ating tulingan. Ito po ang sili sa baba. Ayan. At saka, ano ba tawag to? Kamyas. Ayan, lalagdagan po natin siya. Ayan. At syempre, maglalagay din ako ng luya. Din po na ipagkita sa inyo kanina pala yung luya. Maglalagay ako ng luya sa baba rin. Ayan. Ayan. At syempre, laurel. Ayan, laurel po. At ilalagay na po natin itong ating isda. Hindi po tayo gagamit ng olive oil dito. Lalagay lang tayo konting cooking oil. Cooking oil po ang ating ilalagay, hindi po olive oil. Hindi po katulad nung sardinas na ginagawa ko. Ayan, salansan lang po natin siya. Ang tulingan po ay medyo maitim siya. Bawa nung kanya. Ang talagang kahit anong gawin mong ugas. At inano ko na siya. Maitim pa rin siya. Pinatulo ko na. Ayan. Maksalansan po siya. Lilipat ko nga dito. Baka madilim. Baka hindi nyo makita. Lilipat ako rito. Ayan. Dito pala maliwanag. Ayan po. Nakasalansan na yan. Ayan. Ngayon, lalagay na po natin lahat ito, pati yung sabaw. Ayan. Nilagay po na yung ating kamyas sa taas, pati yung mga yung sabaw niya. Ayan po. At siyempre, ito rin, yung sili, laurel, at itong ating luya. Pwede niya pong gawin business yan. Kasi ang tulingan, ewan ko, dito po kasi medyo mura, minsan mura ang tulingan. Ayan, para maiba naman, gagawin po siyang gata. Ngayon, yung gata naman ang ating ilalagay. Ayan na po yung ating ano, sinala ko na sa kalan, maandar na. Maglalagay po ako ng konting asin lang. Ayan. Ayan po. At ito na yung ating gata. 150 grams po yan sa powder. Tinunaw ko po siya sa tubig. Ayan. Kung gagamit po kayo ng yung kinakaidanyog, yung kaidanyog at magagata kayo, yung kakanggata po ang inyong ilagay. Naglagay po ako ng konting magic syrup. Ayan. Nakita nyo. Ayan po yung ating gata. Ayan. Wala po yung olive oil na katulad ng ginagawa ko sa Venus dati. Maglalagay po ako ng cooking oil na konti. Ayan. Ayan po siya. Tatakpan na natin. After one hour or isang oras at kalahati na lang po para sure. Titingnan ko po siya kung lumambot ng tinik niya. Isang oras at kalahati po. Ayan.
ganyan po siya. Isang oras po, tinignan ko siya. Medyo okay naman. Medyo malambot siya, pero gusto ko po yung talagang totaling malambot siya. Ngayon, tingnan natin. Isang oras at kalahati ko siyang, inulit ko siya ng kalahating oras. Tingnan po natin siya. Kung anong itsura niya. Ayan po. Dito na nga tayo kasi medyo madilim dyan. Ayan. Yan na po yung ating ginataang tulingan with kamyas. Ginawa natin siyang sardinas. Ayan po siya, di ba? Masarap. Hindi na kailangan na gumamit kayo ng olive oil kapag tutulingan sardines kayo na may gata. Kung pwede rin po siya, lagyan nyo siya ng suka kung wala kayong kamyas. Kahit anong gusto nyong ilagay. Ayan siya. Titikman natin. Tatry ko na muna natin siya. Lalagay ko muna sa ating pinggan. Daan-daan lang. Baka madurog siya. Baka po madurog ang ating sardines. Sobrang lambot niya eh. O. Ayan. Ayan po siya. Try nyo yan ha. Hindi na kayo gagastos ng maraming olive oil. May nag-request sa akin eh. Titingnan ko muna yung pangalan niya. Nakalimutan ko na naman. Ayan. Yan po yung ating sardinas. Ang ating kamyas. Sili at kamyas. Tingnan niyo po ito, ha. Ayan, tinik po yan ng ulo. Tinik na yan ng ulo. Dito na lang tayo, baka mapanis. Ay, ano pala to? Laurel pala. Sorry. Pwede na mag-joke, diba? Nasaan ba yung tinik ng itong ulo? Ito po. Ayan na. Nakikita nyo? Galugod po yan ng ulo. Papatok ko na siya rito. Hindi na mapapanis ang dok. Ayan po. Ayan. Nakikita nyo? Tinik. Tinik yan. Mm. Ayan. Durog po, diba? O. Oh. Ganyan po siya kalambot. Ang ating isda. Napakalambot po niyan. Pwede pong pan-negosyo yan at murang negosyo, ayan. Sarap. Sarap po niya. Kuha tayong basando. Hindi mo naman kita. Excuse po. Yan ang dulot ng hindi ko mawariya kung bakit kami baing ng baing. Hindi ko na makita yung mga kamyas kung nasaan na. Nadurog na po siguro ha ito. May isa pang buo yung mga nasa taas. Ayan. Itong ating ulo.